Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naguhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng dalawang kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang ng dina nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo, magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong umagang ito, tanghaling ito, makapwedeng tingnan po muna natin at suriin ang ating mga sarili. Saan po tayo madalas? Doon ba sa lagi tayo ang humihingi o ang binibigyan o tayo yung nagbibigay na madalas? So nasaan tayo dyan? Yung pagpunta mo ba dito, pagsisimba mo dito ay para humingi o yung pagpunta mo dito para magbigay? Magbigay ng pasasalamat, magbigay papuri. So nasaan tayo dyan? Sa tuwing pumupunta tayo dito. Mag-focus tayo doon sa nagbibigay. Okay? Kasi madalas naman dito, pengi ako Lord, pengi nito Lord, pengi nun Lord. Dito muna tayo sa nagbibigay. Kasi sa Ebanghelyo, may nakita si Jesus, no, na dalawang tao, isang mayaman na nagbigay para sa templo at isang mahirap na nagbigay din para sa templo. Pero mas pinuri ni Jesus yung babaeng balo. Pag sinabi pong balo, no, parang kabilang siya sa mahirap na, no, sa pamantayan ng lipunan, kasi ang hilig natin maglagay ng mga tag, yan mayaman yan, ito mahirap yan. Pero dito po, mas pinuri ni Jesus yung pagbibigay ng balo kesa doon sa ibinigay ng mayayaman. Masarap po sa pakiramdam yung nakakapagbigay ka. Tama po ba? Yan. Kung sakaling hindi mo pa nararamdaman yung pakiramdam ng nagbibigay, eh alam mo na yung sagot kung nasaan ka ba sa dalawa. Yung laging umaasa, laging humihingi, o doon sa nagbibigay. Balik tayo ulit sa nagbibigay. Masarap sa pakiramdam ang nakakapagbigay ka. Pero kailangan nating suriin, bakit ka nagbibigay? Yan. Kasi nagbibigay ka, baka dahil may pangangailangan ka rin. So uuwi din tayo dun sa tayo yung umaasa na bibigyan. Yan. So bakit ka nagbibigay? Yun yung maganda rin na suriin. Kasi importante po yun, no? Dahil yun yung nakikita ng Diyos, yung nilalaman, yung dahilan, o motivation mo, bakit ka nagbibigay? Gaya ng nasabi ko, masarap sa pakiramdam yung nakakapagbigay ka. Sa kahit anong paraan, pwedeng material, pera, maging kahit ang sarili natin, masarap sa pakiramdam. So ngayon po, bakit tayo nagbibigay? Marami sa panahon ngayon, no?
Isa kasi sa gusto natin marinig, uy, ang bait mo naman. Kasi sa atin, basta nakakapagbigay ang isang tao, ang tingin natin, ang bait niya, ang generous niya. Ang bilis din natin mahulog, mapaniwala. Pero kung susuriin natin, no, marami ang nagbibigay ng may kanya-kanyang dahilan. May nagbibigay kasi gusto lang talaga niyang makatulong. Meron din naman nagbibigay, hindi dahil mabait siya, kundi dahil naghihintay ng kapalit. Kaya nga po, ang isang taong nagbibigay, hindi talaga generous. Dahil ang tawag dyan, investor. Nag-i-invest na pagdating ng araw, sisingilin kita. Pagdating ng araw, babawiin ko yan. So mabait ba talaga siya? O business-minded lang talaga? Nag-i-invest lang talaga? At yung sa din, yun bang ibinigay mo ay talagang galing sa iyo? O galing sa kung saan? Para lang masabi na generous ka, kaya mo ito ginawa. Pero yung totoo, alam natin, hindi galing sa iyo yan. Kaya nawa po, no, sa pagdiriwang natin ng banal na misang ito, mas makita nawa natin yung ating mga dahilan o mga rason kung bakit tayo nagbibigay. Kasi yun yung nais na mas makita ng Diyos sa atin. Kung dito nga po, no, kung dito nga sa simbahan, kasi sa simbahang Katoliko, hindi naman tayo pinipwersa. Bagamat meron tayong obligasyon na magbigay sa simbahan bilang bahagi ng simbahan, pero hindi ka pupwersahin. Dahil ang hinahangad natin, magkusa tayong magbigay ayon sa ating kakayahan. Sa akin pong pagninilay, minsan po, no, bakit ako minsan, hindi man madalas po, no, nagiging madamot at nagiging hadlang ito para mas maging mapagbigay ako sa pangangailangan. Minsan, lalo na pagdating sa pamilya, di ba, na-experience nyo, no? Pag yung maya't maya, ihingan kayo ng kapamilya ninyo, di ba, no? Minsan, yung bang naglalaban sa loob mo, no? O mga ibang tao, kaibigan, kapag umihingi sa'yo, no? Minsan, ayaw mong magbigay. Hindi dahil wala kang maibibigay, kundi ayaw mo lang talaga magbigay dahil umiiral minsan yung pagiging selfish o kaya yung takot na baka maubusan. Diba, no? May ganyang ramdamin na sa loob mo lang, alam mo naman po, no? Ikaw din naman makakaalam niya. Ito yung aking sariling karanasan na minsan ayaw kong magbigay kasi mas pinangungunahan ako ng pagiging makasarili na paano ako? Meron din akong pangangailangan. Paano ako? Meron din akong gustong bilhin. Paano naman ako? O kaya naman yung isang bahagi na natatakot kang maubusan. Si Santa Cecilia na ipinagdiriwang natin ngayon, siya po ay mula sa isang mayamang angkan, mayaman na mayaman. Pero mas pinili niyang iwanan yung yaman at ibigay ang kanyang sarili para sa Diyos. Yung akala mong wala ka nang maibibigay, pero ang totoo, meron pa. Dahil lahat naman ng meron tayo,
galing sa Diyos. So ang Diyos, sa Kanyang kabutihan, hindi mauubusan magbigay para sa atin. Tandaan mo yan. Hindi mauubusan ng Diyos ng pagbibigay sa iyo para nang sa ganon may maibigay ka sa iba. Iyon yung halimbawa no, na napatunayan at pinatunayan sa atin ni Santa Cecilia. Nawa mas ma-inspire tayo na magbigay kaysa ang humingi ng humingi. Amen?